guys, Solidtech Express, ito po ang aking channel at meron akong panibagong video na isi-share po sa inyo. Epson 3110 to. Paparinig ko sa inyo yung issue po niya. Tagal niyang mag-stereo. Kasi po, kung marinig niyo yung ano, yan ang error siya. Dalawang link niya to ay ano, yung sa paper tsaka sa ink. So, general error siya. Tapos, ito, atayin mo natin. Tingnan niyo po minsan. Ang nangyayari sa kanya pagka minsan maingay siya ng galaw to, tapos mag-error na siya. So yun yung nangyayari guys. Try natin mag-error ito pa. Kain niya yung papel, tapos pabalik-balik siya. Basta tumuloy. Tignan natin yung ano nito. Kasi kapag sa sensor lang ng papel yun, alam mo ba yung sensor ng papel niya, nakaangat siya, automatic sasabihin ng ano, ang masisense ng machine, may naka-jam sa loob. Tapos, ang gagawin niya, kakainin niya lang yung papel na yun, patatakbuhin yung ruler para matanggal yung sinasabi niyang jam. Pero hindi yun ganun dapat ang tunog niya. So, may maaaring problema po ito sa loob. So, ayan, buksan ko siya, titingnan ko kung ano, nagkukos lang ganun. So baka ganito rin yung maranasan po ninyo sa mga printer po ninyo. Epson 3110. Pwede rin po sa ibang klase ng Epson o kaya yung 3210. Tanggalin na natin. So, iyon natin siya na nakaangat to para makita natin ito. Okay, so, ito na. Tignan ko yung malikit sila. Ito na, ito na yung sensor. Ito na ba? Sensor ng papel. Nandito yan sa may malapit sa board. Okay naman siya. Naglalapat naman siya dito.
Tapos bali yung ano niyan. Dito naman sa ilalim. Ito yung may parang may gulong. Gumagalaw naman siya at hindi naman siya putol. Kung nakikita dyan sa video. Ayan, gumagalaw naman siya. So tingin ko nga itong mga beer. Kung ano nangyayari sa kanya. Nakita ko na ang bubuyo ng rice. I love kangaroo. Itong ano niya. Itong encoder disc. Hindi na siya dumidikit. Kaya pag umiikot itong ano, umiikot itong roller, naiiwan siya. So ang nangyayari, umiikot yung mga ruler dito, tapos papaikot niya ang gear. Kaya lang sa sensor, dito sa kanyang sensor, naka-steady siya or naiiwan, wala sa tamang timing. So, titingnan natin ha, kung tama nga ang... Ayan o, hindi na siya dumidikit talaga. Natanggal lang siya kanina, nung pagka-ikot-ikot ko, tapos nagalaw lang ko ito kunti, tapos natanggal siya. Ayan o, umiikot-ikot na lang siya, tapos ang bilis niya matanggal. Ito na kagad ang una-una kong ano. Ito na agad yung unang may problema dito na nakikita ko. Tingnan niyo po, oh, umiikot siya. Tapos pag malakasan na yung ikot nito, may iwan ito. So, ito na muna ang solusyonan ko po. Okay. Okay, ganito. Dito. Kahit yung rugby lang. Kuha lang ako ng rugby. Ayan guys. Ayan. Lagyan ko muna lang ano to. Fight rugby lang. Kabilang side po, pati ito lagyan na rin itong gear.
So, yan guys, magkabilaan lang, lagyan din to. Tapos patuyuin ng mayroon. Patuyo ng ano, patuyo. Tapos tuyong-tuyo talaga para dikit na dikit siya. So guys, oh, nilagyan ko na rin to ng paikot na rugby. Tapos dito rin. Ito, nilagyan ko siya. Para kumapit ko siya. So, antay ko lang to na matuyo. I-password ko muna. Kasi, yan ang naisip ko yung dito sa kanya. Then, mamaya, mapalik natin pagkatayo na. Ayan guys, pinost ko muna yung kanina nung nagpapatuyo ako nito. So, pagkatuyo na, pwede naman na siya. Patay na natin to. Make sure po na itong upper part nitong pabilog na to ay nakapasok dito sa loob nitong sensor. Parang ganito po yan eh. Dapat nakapasok po siya ito. Pagka ibabalik po ninyo. Okay. Ah. Yan. Kaya pala ito eh nagagalaw kasi mayroong part dito na tumatama. Kaya isin po ninyo yung bakal na ito. Tumatama siya dito. Itutulak ko to kasi siguro kaya nausog to papunta ron, minsan mabilis yung malakas ang pagtama nito, minsan kasi pagsira yung ano, yung encoder strips, gumagano na lang nang bigla malakas tong ano eh, tong head to malakas minsan. So sa katagalan siguro baka may dating issue siya na laging nagagano, natutulak siya oh. Babalik ko lang. Tapos ang naapektuhan naman sa kanya itong encoder disc na, kasi nung pag natulak na tong ano, tong metal na to, ito yung pag umikot siya hanggang sa natanggal na matatanggal yung ano niya dito, pagkakadikit. Ayan. Ano, kasi yung sa ilalim nito na tinutulak siya eh. Pagka yun lang natin kasi rugby ho yan, hindi lang natin ang maayos, kailangan tuyong tuyo po pagka nilagay po nyo pag dikit na, kasi yung dikit na dikit talaga sya. Yan, yung ko lang napansin din na ito palang metal na to nakapaganon siya kaya tumatama dito. Yun yung naging cause niya kaya siya ano, natanggal agad. Kasi kung di naman to nagagalaw, hindi to basta-basta matatanggal eh. You know? Hindi to basta-basta matatanggal. Kasi ano lang naman eh, parang sumasabay lang naman siya. Pero dahil sa ito na nagkaroon ng problema, nabaliko. Pag umiikot ito ngayon, pinupush, nakapush siya ipapunta ganun eh. So kaya siguro natanggal ito. Natanggal yung pagkakadikit niya. So yun guys, ang nakikita kong naging problema nito. Kaya siya ganun, abnormal yung ikot. Kasi makita nyo kanina ko, habang iniikot ko tong ano, yung gear, ang reaction naman ng ano, ng printer, pati yung mga gear dito, lahat
pati gear dito sa ano sa sa yung mechanism niya tsaka dito sa pickup roller. Okay naman yung ikot niya eh. So, halimbawa, iniikot mo to sa tama. Yan o. Mag-move din siya ng tama. Lahat ng mga gear. Tapos, pati yung sa, yun, nasa pickup niya. Ito, iniikot naman siya ng maayos. Ayan o. Kung nakikita yun dyan, yan o. Iniikot naman siya ng maayos. Tapos, i-steady yan siya dyan kasi pagka lumagpas na yung papel, ito tuloy-tuloy lang siya. Tapos pag binalik mo, saka naman siya ulit iikot. Yung mechanism niya, okay naman ang ikot ng on niya. Kaya lang, pag may kinalaman na yung ano, kapag nag-on, nag-power on ka na, may kinalaman na dun yung sa sensor, papunta dito sa board. Kasi yung board kasi ang magkukumand sa ano eh, sa mga gear pa ikutin eh. So, pag nag-on na siya, magpo-flow na dyan yung kuryente, tsaka dito yung sensor, papunta dito sa board. Eh, hindi siya umiikot ng maayos, kasi nga, tanggal na siya. So, pero pagka dito lang, manumanong paikot ng gear, maayos naman ang ikot niya. So, ngayon, malalaman natin pagka tinest po natin ito. Kung wala na yung ganung tunog. Okay. Ito guys, yung mga itong kable nito, ano naman to eh, hindi naman may ipapasok kung maliit. Pwede naman ninyo picturean kung halimbawa baguhan lang kayo sa pagbabaklas. Bawat baklas po ninyo, pwede nyo picturean yung para hindi kayo, para may reference kayo pag binabalik nyo. Pagka pinapasok naman to, ito yung mga kadalasan na napapansin ko sa mga yung nagdi-DIY. Na basta na lang naglalagay ng itong mga flexor harness. Hindi nila napapansin na balik ko na pala yung, ano, yung dulo. Kaya pagbalik nila, nag-i-error pa rin. Kailangan ano, dandahan lang, sakto yung pasok. Tapos, at in case man na mabaliko nyo yan, yung sa unahan, ang gawin ninyo, kung kaya pang ibalik, balik muna, tapos, o kaya naman, di, tanggalin mo, tapos i-ganun-ganun mo siya, ibalik mo siya, kung mababalik pa ng, yan. Pero pag hindi na, putulan mo na lang yung dulo, dun sa part na naputo, hanggang dun sa part na bumaliko, yung ngipin niya. Yan. Tapos, dito naman, yung sa panel. Okay, so yan. Ikaw muna ibabalik yung ibang cover dito sa right, left side. Mag-test muna ako. Okay. On. Ayos na ang sabay ng ikot nitong encoder disc na. Okay na yung ikot niya. Yung saktong flow na ng ano ng mga gear ito. Yung ganung, ayan o, nagdi na siya. Tingnan natin kung mag-steady siya. Tapos mag-try tayo ng thank you.
natunog niya, itong umiikot niya ngayon, ito yung normal niya na natunog. Cleaning lang siya. Tingnan natin kung may mag-error. Ayan, nag-steady na siya. So, pwede tayo mag tapis. Ito na lang. Ayan guys, oh. Tamahin na siya ng bagay. Hey. Ayos din ako yung pin out. Ayun na. May paprint out niya. May scratch paper lang ito. Pero okay pa yung print out niya. So yun guys. Solusyonan yung ano problema nito. So yun na nga, pinaliwanag ko kanina ang mga ang possible paano maiwasan na matanggal to, kasi yung naging cause nito itong pagka itong bakal na to na UPI ay na ano siya na parang natabingi. So una nakita kong naging dahilan kung bakit na UPI ito. Ang unang nasira doon yung kanyang encoder strips. Kasi pag nasira ang encoder strips mo, ang gagawin ng ano, halimbawa, totally talagang sirang-sira na siya, yung talagang pagka-inun mo yung printer, malakas siya na mapaganon, itutulak niya to, pupush niya to. So sa katagalan na siguro, 39 ng 39, kahit ganun na yung problema, inopen ang inopen yung machine, yung printer, tapos hanggang sa napush to ng todo dito. Then, siyempre, hindi naman napansin, so pinalitan na yung ano, yung encoder strips niya. Tapos hindi napansin kaano na dito pala sa part na to ay nakabaliko na siya. Tapos tinutulak niya na tong encoder disk. Then sa katagalan, kasi umiikot yung encoder disk, napupush siya pa unti-unti. Hanggang sa matanggal na yung pagkakadikit niya dito. Kita nyo kanina, pagka ang habang iniikot ko to, saglit lang natamaan ko yung encoder disk. Natanggal agad siya. So, hindi talaga siya dikit na dikit.
So yun lang guys. Pag nakita, ano mo, natanggal naman to, nagkaganon ng problema, nagkaingay-ingay, tapos ang error sa print niya sa PC ay nagja-jam. Yan, ito mo na i-check. Ito yung pwede nyo i-check mo. Kung ganun na nangyari, wag lang basta i-dikit ito or lagyan ng rugby. Tapos i-dikit. Pag napansin niyo na dumikit na tong ano, yung metal na to, i-push nyo, i-push nyo rin papunta doon. Kasi hindi yung normal na tumatama siya dito sa yung color desk. Okay guys, papalik ko na to, tapos ibabalik ko yung ano, yung cover. Ayan guys, oh. Mabilis na siya mag steady. Basta di na siya nag-click cleaning katulad kanina pag on natin. Automatic cleaning siya kaya medyo matagal. Pero ito, pag on natin dahil walang na-detect na problema, steady na kagad siya. Ready to print, ready to copy. Kanina, ilang beses kong inon, yung unang beses, pero lagi talaga siya nag matagal, tapos afternoon tutunog and then magbi-blink. Mag-sample na ako nito. Nasal check mo na kaya. Yes, naman siya. Naman yung cell check niya. Okay pa naman. Medyo ano lang yung sa block. Kailangan cleaning. So yun guys. Salamat sa mga nanood at sana nakatulong po kung ganyan man yung naging problema.